Hindi mo kasi sinasagot yung tanong namin eh. Asan yung pera, Miss Ivy May? Asan po yung mga pinadalang pera sa'yo? Nagastos niyo po saan? Ma'am, wala nang paligoy-ligoy ha. Nagastos ko po lahat. Na, saan wala nga po nagastos? Na saan po nagastos? Sa ano lang, sa pagkain, ganun. Pagkain? Grabe naman kayo mang gumastos sa pagkain. Umabot ng 200 hanggang 300. Anong pagkain ba yan? Inaraw-araw niyo ba yung buffet? Posible naman na maubos mo yung pera kung siya lang mismo. Ba't naman ako nakapwerte? Hindi, wow. Ang usapan kasi namin sa pinapadala ko sa kanya, yun nga pang paggawa ng bangka. Tapos doon sa mga anak ko, kasi may una kong asawa, ang usapan namin, magbigay din sa mga anak ko, 20k kada buwan po yung pinapadala ko sa kanya. Ang nangyari kasi, nung tinanong ko siya, wala daw siyang naipon na pera. Tapos ang sabi ng mga anak ko, nagreklamo din na kulang yung binibigay niya. Ang binibigay doon niya sa mga anak ko, 3,500 hanggang 4,000 lang kada buwan. Hindi naman yun yung usapan namin dalawa. Doon ako nang hinakit sa kanya kasi nadama yung mga anak ko eh. Sir, saan po niya dinala yung pera? Yung tinanong ko po siya, hindi naman po niya nasagot kasi ng maayos sa akin eh. Magkano po ba? Magkano po ba lahat-lahat nung naipadala niyo sa kanya at yung sinasabi niyong nawawala na pera? Bali, 15 months lahat po yun, sir eh. Kung 15 months tapos magkano? 20,000 per month? Opo. 300,000 pesos. Asan na daw yung 300,000 pesos? Wala na? Hindi ko po alam, sir, kasi hindi naman sinasabi sa akin kung saan niya din natin. Okay, so lumapit po kayo sa amin, gusto niyong malaman saan napunta yung 300,000 pesos na yan. Opo. Saan niyo po ba kasi gagamitin yun? Ang usapan kasi namin dalawa bago ako umalis, eh, yun nga, pampagawa namin bangka. Kasi kung sakaling doon kami maninirahan sa amin, kasi ang hanap buhay ko talaga at sir dagat. Alam naman niya na yung pinadala mong pera, which is 300,000, yung buo ba yon? Yung buong yon ay gagamitin pambili ng bangka. Hindi naman po lahat yon. So, magkano kaya yun doon, yung para sa bangka? Ang tansya ko, sir, nasa mga 70 lang siguro. 70,000 pesos. Pero ang malinaw dito is, yung perang pinapadala mo ay gagamitin. No? May sinet kayong purpose, bakit nyo kiniipon yon, merong intention na ba? Hindi ko man sinabi sa kanya lahat yung pera na binigay ko sa kanya, mapunta doon sa pinag-usapan namin. May share din siya yun. Alam ko yun. Oh, Miss Ivy May Altaya, magandang hapon. Nandito ngayon no, ang inyong dating live-in partner na si Sir Edmond Malmis. Nawalan raw yung kanyang pinapadala niyang 300,000 pesos sa inyo at hindi nyo na raw maipaliwanag kung saan napunta yung kanyang pera. Buwan-buwan po, nagbigay naman ako sa mga anak niya. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko sila binigyan. Pero buwan-buwanan po yung hulog niya, 20. Oh, 20K. Tapos, magkano lang binibigay mo sa mga anak ko? Sabi nga, bigyan po daw ng 5,000. Anong 5,000? Napakasinungaling mo naman, 5,000? Nagsumbong sa akin yung mga anak ko? 3,500 hanggang 4,000 lang? 5,000. Kasi, may 40 yung mga bata. Nakipag-usap ako sa iyo ng maayos, Ibe. Alam mo yan, ayaw kong gawin to kasi ayaw ko yung madadama yung mga pamilya natin. Ba't naman ako magsinungaling sa iyo, Edmond? Sabi mo, bigyan mo sila ng 5,000. Ikaw nga eh, pinadala mo sila sa mama, doon mo sila pinaharap eh. Nandun ako sa bahay niyo. Anong sabi mo sa akin? Matitigas yung mga ulo ng mga anak ko. Anong ginawa ko? Sabi ko, yung mga anak ko, ipadala ko doon sa dati mong asawa. Para hindi kayo mag-away-away, di ba? Binigay ko sa'yo yung ATM, ta sobrang tiwala ko sa'yo. Alam mo yun? Yung ATM kasi sinusulan sila ng tiyahin nila, di ba? Wala. Ba't napunta ka sa mga tiyahin? Ang tanong ko sa'yo, saan mo dinala yung pera na yun? Di ba sinabi ko na sa'yo, pag nakapalit ako ng abot, babayaran kita, hindi kita tatapasan. Anong babayaran? Binablock mo na nga ako. Paano mo ako babayaran? 7 months na akong naghintay sa'yo. Alam mo yan? Oh, sa 7 months, may inabot ka ba sa akin? Bakit? Madali pang magpunta ng upload. Ikaw nga, ang tagal mong magbalik. Paano ako makauwi sa amin? May nag-antay doon na maningil sa akin. Ano ibabayad ko? Alam mo yan. Dito, wala namang problema. Anong walang problema? Madaling sabihin yung walang problema. Gawin mo. Parang, hindi yung puro ka pangako. Takot ka na lalay ka po. Alam mo ang bahay ko. Alam kita kung saan ka kita makita. Ay, be, alam mo sa totoo lang. Kung matino kang tao, bakit mo ako ibablock? Makipag-usap ka ng maayos, wala namang problema sa akin yon. Kausapin mo ako ng maayos. Bakit pa na ganito? Kapag tumatawag ako sa'yo, pinapatayan mo ako. Ano ibig sabihin mo? Tapos sabihin mo na babayaran mo ako, may bala ka bang bayaran ako? Maraming nasabi sa akin na huwi ka na. Papatayan mo ako ng cellphone? Sige nga. Miss Ivy May, una sa lahat, asan ba yung pera? San mo nagamit? Saan mo dinala? Saan mo dinala yon yung pera, Miss Ivy May? Palagay na lang natin 15K na sa'yo kasi yung 5,000 sa mga anak ko. Anong pinaglalaanan mo sa 15K?
Sige nga. Di mo maubos sa pagkain yun, sa totoo lang. Ikaw lang mag-isa. Bakit yung 20,000? Ang layo naman ang sagot mo. Tanongin mo yung... Sagutin mo muna yung tanong ko. Yun yung inaano ko sa'yo. Anong pakiusap ko sa'yo nung last? Dumaon kami ng Singapore, sabi ko sa'yo. Nakiusap ako sa'yo na itong last na alatmen na darating, sana wag mong kunin kasi pasukan ng mga bata, ibibigay ko. Anong ginagawa mo? Kinuha mo pa rin? Hindi ka nahiya sa sarili mo? Ang kapal naman ang mukha mo. Ako patuloy yung humihingi sa'yo ng ganong mga bagay. Hindi masabi sa atin ni Miss Ivy kung saan niya nagamit yung pera. Hindi nga po eh. Okay. Malamang sa malamang, Mr. Edmond, wala na yung pera mo. Siguro po. Okay? Kasi una sa'yo, nasabi niya... Nagamit na ako sa'yo, babayaran kita. Makaalis na ako. Hindi mo sinasabi sa akin ng maayos, Ivy. Iba, nagtulong ako sa'yo. Kung talagang may konsyensya ka, makipag-usap ka ng maayos sa akin, naiintindihan ko yon. Given na, no, nawala na yung pera, okay? Hindi na rin namin tatanungin kung saan mo nagastos yung pera, okay? Pero sinasabi mo ngayon, babayaran ninyo kay Sir Edmond. Una sa lahat, yung utang mo, ako ang magbayad. Gaano katagal, no? Kailan mo mababayaran yung magkano? Pag nakaalis na po ako, sir. Kailan ka alis? So walang period. Hindi mo kami mabibigyan ng panahon, ng petsa kung kailan mo maibibigay. May babalik yung pera niya. Bigyan mo lang ako ng patatang taon, makalit ako. Huwag naman ganun. Ako, hindi ako pupunta sana rito kung nakiusap ka ng maayos. Makinig ka, Edmond, para... Oh, sige, ako makinig ngayon kasi ako yung may kasalanan eh. Sige, ako yung may kasalanan. Sige. Parang magalit ka. Ano nga naman, matuwa ako sa'yo. Dadadama yung mga anak ko. Ha? Sige nga. May mga anak ka rin, Ibe. Alam mo yan. Mali ka kasi eh. Mali si Mr. Edmond? Ako yung mali. Sana all, mali. Teka lang ha. Miss Ivy ha, teka lang ha. Napapalayo kasi tayo, no? Una sa lahat, 'di ba inaamin mo naman na ikaw ay may natanggap na pera mula kay Mr. Edmond. Ngayon sinasabi mo sa amin, yung 5,000 kada buwan iniabot mo dun sa mga anak ni Sir Edmond. Okay, so syempre sa isip ni Sir Edmond, meron pa siyang natitira na 15,000 per month. Okay. May utang pa po siya, binabayad ko. So, okay, so may binabayaran kang utang niya. Tama ba yung narinig ko? Ito, yung kinakuha ng ika. Magkano yon? Tapos yung kinawa niya ng pera. Magkano po yon, Ma'am Ivy? 35,000. 35,000. Okay, sige, sabihin natin, nabayaran mo yung 35,000 na yan. Okay? Pero may natira pa dyan, dapat. Asan yung amount na yon? Hindi naman yung pinapadala niya na alusina 20,000 palagi. Anong, hindi naman talagang. May mga resibo ako dito. Ma'am, teka lang ha. Okay, wala tayong... Okay, hindi na natin pagdedebatehan kung hindi naman kalakihan yung naibibigay niyang 20,000 sa'yo. Okay? Pero, the mere fact na nandito siya ngayon, gusto niyang bawiin, gusto niya, hinahanap niya yung pera ngayon, ibig sabihin, kahit maliit pa yan, okay, sa'yo ha, maliit sa'yo, mahalaga sa kanya yan kasi meron siyang mga obligasyon pa, hindi niya mabayaran. Hindi mo kasi sinasagot yung tanong namin eh. Asan yung pera, Miss Ivy May? Eh, sinabi ko na sa kanya eh. Hindi ko nag-take yung pera. Ano sinabi? Pupunta ba ako dito kung sinabi mo sa akin ng Ivy? Alam mo, Miss Ivy May, ha? Kung alam mo, no, nung tinanggap mo yung pera na yan, na yung pera na yan ay gagamitin sa kung anong purpose na sinabi sa'yo ni Sir Edmond, nung ginastos mo yan, okay, or now, hindi mo na ma-account, okay, pwedeng bumagsak na estapa yung ginawa mo. Alam mo ba yon? Kausapin mo ng maayos itong si Sir Edmond Malmis. Magbigay ka ng definite na period kung kailan mo mababayaran. Otherwise, baka si Sir Edmond, dahil sa inis niyan sa'yo, mag-file ng reklamo niyan, ipapakulong ka niyan. Magkano yung gusto kahit mong matanggap sa kanya? Kahit magkano na lang? Kahit magkano, hindi mabuo, sir. Magkano po? Bigyan mo ko ng amount. Ano ko naman yung pinapangarap ko na makapagawa ako ng bangka? Kasi yun kanina sabi mo, 70,000 ang bangka. Opo. So, sa ngayon ba, gusto mo kahit 70,000 na lang? Kahit hindi muna mabuo ni Miss Ivy May, pero kahit makatanggap ka man lang ng 70,000. Ang problema kasi may babayaran pa kung utang doon sa amin, sir. Magkano po yung utang po ninyo? Nasa mga kulang-kulang 20 rin po yun. 20, no? So 90. Okay. Oh, Miss Ivy May, baka naman makapagbigay ka, makapag-commit ka ngayon, no? Ng at least 90,000. O isarado mo ng 100,000 dito kay Mr. Edmond. Total, pera naman niya yun eh. Pabor na nga sa kanya yan. Kung totoo. Totoo. Kaysa wala kang iabot sa akin kahit 5,000, tapos... No?
ibablock mo pa ako. Kung saan-saan ako naghanap ng number mo para makontak ka. Tapos nung natawagan kita, papatayan mo ako. Yan ba yung may planong magbabayad? Ma'am Ivy May, naririnig niyo po ba si Sir Edmond? Yes, sir. Ma'am Ivy May, sana naiintindihan mo kami, ha? Okay? Kasi si Sir Edmond, okay, nagbigay ng pera, ngayon nawawala. Kaya ikaw, ibalik mo na lang yung pera niya, okay? Kung hindi man maibalik, okay, mag-commit ka kung magkano yung maibibigay mo sa kanya. Nagsabi naman ako sa kanya, sir. Magkano nga? Kailan ka nagsabi? Magkano yung nagastos ko, ibalik mo na sa kanya, sinabi ko naman sa kanya. Ma'am, yun na nga. Alam ko naman yung bahay niya. Ma'am, ang kulit mo eh. Ganito ah. Kung matera ako. Kailan nga po, ma'am, kailan? Yun po ang kailangan natin. Kung magbibigay ka lang ng period. Di ba? Kahit pa paano, Shari, meron tayong konkreto na expectation. Madam, Ma'am Ivy, ang tinatanong po kasi ni attorney, kung kailan, yun lang naman po, madam, kailan? Kung sakaling makalita po, ma'am. Madam, ano pong trabaho nyo ngayon, Ma'am Ivy? Ngayon po lang siya nakausap po. Nag-apply pa po ako, babalik na nga po. Pero ma'am, yung kung totoo sa ito, madam ha, para mas malinaw, asan po yung mga pinadalang pera sa'yo? Nagastos nyo po saan? Ma'am, wala nang paligoy-ligoy ha? Nagastos ko po lahat. Saan wala nga po nagastos? Ito. Saan po nagastos? Sa pagkain? Grabe naman kayo, ma'am, gumastos sa pagkain. Umabot ng 200 hanggang 300. Anong pagkain ba yan? Inaraw-araw nyo ba yung buffet? Saan nyo po? Kahit napunta pa siya sa bahay, alam ni mama na papa kung saan ako. Bakit ako pupunta dyan, Ibe? Ang kapal naman ang mukha kong mapapakita o mga magulang mo. Sinabi ko sa kanya. Kaya nga ayaw ko sanang gawin to kasi ayaw ko ma-involve yung mga pamilya natin. Nakakahiya. Alam mo yan. Ang gusto ko sana na tayong dalawa mag-usap kasi problema natin yan. May bagong boyfriend na po ba kayo, Ma'am Ivy? Nakatat sa akin. Ma'am Ivy, may bagong boyfriend na po ba kayo? Wala po. Aminin mo na kasi, wala namang problema sa akin yan. Kahit sino lima, sampu pa yung walang problema. Sino ba yung sinususpecha mong boyfriend niya? Wala akong idea. Pero hinala mo, meron na. Meron yan. Posible naman na maubos mo yung pera kung siya lang mismo. Ba't naman ako naka-boyfriend? Hindi, wow. Ganito, ha? May mali ako. Opo, ma'am. No? At since wala ka rin naman... Pinapangako ko na sa kanya, sir. Opo. At since wala rin naman po kayong ma-offer, Ma'am Ivy May, papayuan po namin si Sir Edmond, no? Na i-file na lang niya yung reklamo niya sa small claims court na tinatawag. Itutuloy ko lang, sir, okay? Para madala rin sa ginagawa niya. Ang small claims... Kahit hindi niya kumabayaran, okay lang. Oh, since magkano yun? Yung kabuuan na hindi na in-account sa'yo? Kasi mahirap kausapin siya, eh. Oo nga. So, let's say 200,000, no? Pag 200,000 yung hindi maibalik po ni Ma'am Ivy May, yan po ay within the jurisdiction ng tinatawag natin na small claims court. Okay? Ano ang small claims court, Shari? Ito po yung special na korte, no? Although metropolitan or municipal trial court po yan. Okay? Pag maliliit lang, no, na mga halaga, gaya po ng, I mean, relatively ha, pag 200,000, okay, small claims court yan, mas mabilis. Okay? Hindi na siya, Shari, yung usual na trial time na magpe-present ka ng ebidensya mo, dadali mo sa korte, i-cross-examine ng mga abogado. Hindi na. Okay? Usually, submission na lang po yan ng mga position papers na tinatawag. No? At pag natanggap po ng korte yung position paper, base doon, ay magde-decision na siya. Okay? Dito naman sa kaso po natin, parang wala na ngang debate eh, kasi inamin naman na kanina ni Ma'am Ivy May na natanggap niya yung pera, okay, na gastos niya at hindi lang niya may pangako kung kailan niya mababayaran. So I don't think, no, na magtatagal pa po yung small claims case na yan. Okay? So kayo po, sir, no, mamaya off air, pwede nating pagdesisyonan kung ano yung course of action na gagawin po nila. No? Kung gusto niyo yung civil, pwede. Okay? Titignan natin kung pwede ring mag-fall under estafa kasi nga pinadala nyo yung pera in trust, bigay ko yung pera, gagastusin natin to for ganitong purpose, ginamit niya sa ibang purpose, ginamit niya sa ano sabi niya kanina, restaurant or kung saan man, ibig sabihin ibang purpose niya ginamit, pwedeng estafa yon. Okay, that is a criminal offense. Okay, so dalawa, either a civil case, no, yung small claims case na mapapabilis. Okay? Feel ko mga 30 days or siguro sabihin natin 60 days meron ka ng desisyon ng korte. Okay? I-impose against kay Miss Ivy May Altaya,
Okay? I-execute natin ng kung anumang property meron siya. Eh, sabi niya kanina may bahay siya. Okay? May bahay pala siya eh, Sharif. O baka pwedeng ibenta na ng korte yung bahay mo para mabayaran mo yung 70,000. 'Di ba? Kaya Miss Ivy May, kung ako sa iyo, pag-isipan mo ng mabuti. 'Di ba? So, yun na lang muna, Shari and sir, no? Kasi hindi rin naman wala pinigana natin eh. Wala talagang maibigay na timetable si Ma'am Ivy May Altaya. Okay, ayaw niyang mangako at parang ang kaya lang niyang sabihin is babayaran ko kung kailan ko gusto. Ganun lumalabas. Yun nga po yung problema sa kanya. Ma'am, kausapin niyo na lang tong si Sir Edmund, baka makonbinsin niyo pa, ma'am. Kausapin niyo kasi ma'am nang maayos. Hindi yung parang nakikipag-usap po kayo nang wala po kayong kaplano-planong bayaran. Kausapin niyo po nang maayos, Ma'am Ivy. Kahit kami po, ma'am, hindi nga kami makakuha ng klarong sagot sa iyo eh. So, kausapin mo naman ng maayos si Sir Edmund. Sige, ma'am, go ahead po. Edmund, makinig ka na lang sa akin. Makaalis ako, babayaran kita. Huwag kang mag-alala. Sabi ko nga sa iyo eh. Diba? Magkamali ako. Bayaran ko. Kailan nga? Seven months. Yung tutulungan kita, yung doon, salamat kung tutulungan mo ako pero hindi ko natanggapin yan. Ay, wala. Boring kang marami kausap. Marami akong kontak doon sa inyo. Ipigay ko sa kanila kung hindi mo maapos. Sila ang padadalan ko. Para kang ano. Itong taong inutangan mo. Huwag kang mag-alalait mo. Puro ka huwag mag-alala. 7 months na kitang pinagbigyan para maghanap ng trabaho hanggang ngayon. Wala. May balak ka ba magbayad ng gano'n? Baka gusto mo ako pa magbayad sa'yo siguro. Baliktarin na lang natin para madali. Makinig ka na lang. Tapal naman ang mukha mo, Ebe, para kang walang pinag-aralan. Pag-alaki ako, wala naman. Ano bang klaseng sagot yan? Makinig ka, Edmund. Hindi lang sana ako makauwi dun sa amin kung hindi na matayin sakit yung turing ko. Ako ang nagbantay. Ha? Diba? Sinabi ko yung kaupitili doon. Pag-alit ko, ninakaw ang ATM mo. Ngayon ko lang nalaman para may... Hindi mo alam, kasi sinabi ko. Makinig ka, Ebe. Ngayon ko lang nalaman para may tililing ka talaga. Nagkamali ako sa pagpili sa'yo. Alam mo kung ano nangyari ko doon sa bahay niyo? Ano ka ba, Ebe? Ang dami mong sinasabi na hindi maganda? Ikaw ang dami sinasabi. Pakinggan mo lang ako. Kasi oh, ako sige nga, ipagbigyan kita. Oh, ano sasabihin mo sa akin? Para hindi ka na magano. Oh, sige nga, anong sasabihin mo? Ayusin mo kasi pagkasabi para maintindihan ko. Oh, sige. Babayaran kita. Kailan? Kailan? Ang daan mo. Pag makaalis malapit ka. Na. Paano pag hindi ka makaalis? Malapit na raw, Shari, malapit na. Ito, Ma'am Ivy, hindi mo alam yung sasabihin mo. Ikaw naman ang makinig ngayon, Ma'am. Ang gawin niyo po, Ma'am, humingi po kayo ng patawad. Humingi man lang po kayo ng sorry. Dahil, Ma'am, OFW din po kayo. Alam niyo po na hindi po pinupulot lang ang pera. Yes, Ma'am. Diba? So, yung pinadala pong pera ni Sir Edmund na ina-expect niyang negosyo dito, wala naman pong nangyari. So, ang ina-expect po niya, imbis na binabarabaran niyo siya, eh humingi po kayo ng kahit man lang paumanhin. Diba? Kasi ma'am, wala eh. Wala siyang napala sa perang pinadala sa'yo. So, ang ina-expect namin, ma'am, kahit kami dito, humingi ka man lang ng sorry, hindi yung sinasabihan mo pa siyang makinig ka. Hindi pwedeng siya yung mag-a-adjust, ma'am. Ikaw ang mag-adjust dahil ikaw yung nagkaroon ng atraso sa kanya, ma'am eh. Diba? So, humingi po kayo. Kausapin niyo po siya ng maayos, ma'am. Humingi man lang din kayo ng pasensya. Di po ba? Sige po, ma'am. Kausapin niyo si Sir Edmund. Sige, ma'am. Edmund, sige na. Sorry na. Babayaran ko nga. Kasi alam ko naman eh. Alam po na walang-wala doon sa inyo. Alam na alam mo yan, Ivy, na umuwi ako ngayong luhaan. Oo, ma'am. Sa totoo lang. Sige na, Edmund. Huwag ka na mag-alala. Mag dalawang linggo na ako dito. Alam mo ba? Tutulungan kita. Halos wala akong... Alam mo, Edmund, para sa sarili ko? Wala akong nadalang pira, alam mo yan. Sana naman maintindihan mo ako. Hindi kita pinipiga, Ibe. Kasi mabait akong tao. Sigyan kita. Saan po ba kayo nagkakilala, sir? Dito pa ako sa Pinaw. Ha? Facebook. Ano po? Sa Facebook po. Sa Facebook? Nag-ano lang kayo doon? Nag-message lang kayo doon? LDR kami 2 years eh. Pero nakikita po kayo? Nung umuwi siya. Yun lang po yung... Pag nakauwi ka sa inyo, puntahan kita. Alam po naman ang bahay mo. Huwag na, Ibe. Nakakahiya ka naman. Dami mong salita. Huwag na. Tapos na tayo. Ang ano ko na lang sa'yo, bayaran mo lang ako. Okay na. Walang problema. Hindi ako mahiya, Edmund. Ba't ako mahiya? Talaga? Sige, okay.
Kumbaga, hindi ma'am, kumbaga. Grabe ka naman, baliktad ng mundo ngayon ha. Ma'am, hindi naman ako matakas sa'yo, alam na alam ko yun. Siya po kasi yung ma'am yung nahihiya para sa ginagawa niyo, ma'am. Naka-drugs ka ba? Bakit ganyan yung pananalita mo? Okay. Wait na natin sa inyo. Sige. Ganito ha. Patulungan kita. Babayaran na kita. Ayan, sir. Babayaran mo ako? Kailan? Kailan? Pag makaalis ka. Paano pag hindi ka makaalis? Nga ako. Paano ako makaalis? Bigyan kita ng pera. Ang daling mga ako, Ibe. Sa totoo lang, kahit ako. Gusto kong babalik, makabalik ako. Madaling sabihin, babalik ako. Alam mo ng bahay ko. Magandang hapon po, Chairman. Si Attorney JV po ito. Chairman, oh. Narinig naman po natin kanina no, ang pag-uusap ni Edmond at ni Ma'am Ivy May. So, usapan po ito ng pera na hindi kayang bayaran o walang may pangako or offer itong si Ivy May. Maaari po ba no, na mamagitan po kayo ang Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon na okay. Just in case they can arrive no, sa isang kasunduan kung paano mababayaran, whether by installment, kung gaano katagal yung kanilang yung utang. No? Ganun na lang natin ipagpalagay or yung nawawalang pera. Magkano po? Sir, yung nawawalang pera is more or less 200,000 pesos. Ibibigay po lahat po ng staff po namin yung lahat po ng impormasyon or detalye po patungkol po sa inilalapit po namin sa inyo, Kap Retardo. Magandang hapon po at mabuhay po kayo, sir. Okay, sige po. Sir, ganito po. Ma'am Ivy, pagpupuntahin namin kayo no, sa barangay.